Ma'am Jess, mismong si Pangulong Duterte mismo ang nanghihikayat sa mga taga rito sa Cotabato City at sa mga nasasakupan ng ARM na bumoto ng yes bilang pagsuporta nga sa BOL pagdating ng plebisito sa araw ng Lunes. Sa pagdalo sa isang peace assembly dito sa Cotabato City, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte, labis daw ang kanyang galak dahil naabot nila ang estadong ito. Raratipikahan na sa isang plebisito ang Bangsamoro Organic Law o BOL. Hiningi niya ang suporta ng lahat para maratipikahan ang BOL. Ladies and gentlemen, mga mahal kong mga Moro brother or sister, magboto kayo ng yes. De, pag hindi, hindi na magpunta dito kailanman. Doon lang ako sila now. Labis ang pasalamat ng Pangulo sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na sa pagtitipon mismo ang pinuno na si Alhaj Murad Ibrahim. We know that the challenges ahead for us is much greater than what we have surpassed in the past. It is not an easy job to transform from a revolutionary to governance. Naroon din ang pinuno ng Moro National Liberation Front o MNLF na si Yusuf Jikiri. The struggle is led by MNLF and MILF. They are the vanguards of the struggle and the Bangsamoro people. The BOL is the convergence or harmonization of all the four peace agreements signed by the MNLF and the MILF with the Philippine government. Pero ang founding chairman at kaibigan daw niya si Nur Miswari ang nais pang muling makausap ng Pangulo. My beloved friend Nur Miswari, that we can also talk and come up with something that could come to the barest minimum para lang makuha natin yung a peaceful Mindanao. May I guarantee you that there will be the least disturbance or interference kung meron nandiyang workable governance ninyo. Lands are distributed fairly, justly. Ma'am Jess, nananawagan din si Chairman Murad Ibrahim ng MILF doon sa mga hindi pa rin sumusuporta sa BOL. Sana raw ay isipin nila ang kinabukasan ng Bangsamoro. At aminado rin siya, Ma'am Jess, ano, na isang mahirap na yugto sa buhay ng MILF ang kanilang papasukin sapagkat galing nga daw sila sa revolusyon at kapag nagtagumpay itong BOL ay mapupunta na sila doon sa aspeto ng governance. Kaya napakahaba pa raw ng prosesong pagdadaanan nila at sana raw ay marami nga ang sumuporta sa labang nilang ito, Ma'am Jess. Iyan, question lang, no? Kasi nabanggit ko dun sa unang report, no? Prior to yours, na sa Cotabato City daw, dikit yung magiging, yung inaasahan na magiging resulta nitong plebisito. Which is surprising, ha? Kasi parang yan yung isa sa mga syudad na malapit sa MILF. Bakit magiging dikit ang boto between the yes and the no? Diyan, Iyan. Ma'am Jess, kung matatandaan natin ano, ilang plebisito na nagdaan ano, nung una pa lang na-create ang ARMM at nung nagkaroon sana ng expansion ay hindi nanalo ang yes vote dito sa Cotabato City. At very ironic nga, Ma'am Jess, ano, yung office ng regional governor na nasa likuran ko lamang, ano, papunta doon sa likod, dito ang seat of power ng ARMM pero hindi kasama ang Cotabato City dito. Kung titingnan kasi, Ma'am Jess, ano, yung mga politiko dito, may mga kanya-kanya silang sinusuportahan. May sumusuporta ng yes at mayroong sumusuporta ng no. At kung pag-uusapan ng demographics, mas nakalalamang kasi dito yung mga kapatid nating Kristiyano kesa sa mga kababayan natin, no, mga kapatid nating mga Muslim. Kaya isa sa mga factor ito, no. Pero sinasabi naman ng mga observers dito, game changer yung panawagan mismo ng Pangulo dahil nga siya ay pinaniniwalaan ng anumang sektor. Kaya maaring makapagpabago daw ito doon sa sinasabi nga na
di kitang laban doon sa plebisito, Ma'am Jess. Mm. So, iyan, despite yung sinabi ni Governor Mujib Hataman na some people are trying to use the card of religion, no, dito sa usapin leading to the plebiscite, mukhang tama ba na parang hindi pa rin maiwasan na people will vote according to their religion or whatever cultural division siguro, no, dito sa plebisito? Ganun ba yon, Ian? Yes, Ma'am Jess, alam natin, ano, kahit hindi naman dito sa Mindanao, ano, kahit din sa mga ibang mga probinsya sa Pilipinas, may say pa rin, ano, ang mga relihiyon, may say ang mga bawat pamilya, ang mga bawat tribo, ang kanilang mga affiliation. So, yun yung mga nakikitang factor dito rin sa pagdaraos nga ng plebisito sa BOL na maaaring maging aspeto ng desisyon, ano, itong kanilang mga affiliation, lalo na nga yung mga nais ng kanilang mga mahal sa buhay, Ma'am Jess. So, diretsuhin na natin, no? Is it safe to assume na yung mga Kristiyano will vote against itong BOL, samantalang yung mga Muslim will vote for the BOL? Ma'am Jess, sa ating pagtatanong-tanong, ano, at sa pagpupulso natin, ano, sa iba't ibang panig ng Cotabato City, tila ganun talaga yung nangyayari, ano, ang sinasabi pa nga nung iba, 60-40 daw, ano, ang lamang ngayon, ano, lamang yung no, dahil nga syempre mas maraming populasyon ang mga Kristiyano. Pero yun nga, Ma'am Jess, ano, may ilang araw pa naman, ano, para mapaliwanagan ang ating mga kababayan na kung talagang sasama ba ang mga taga Cotabato, yung kabuuan nito doon sa babuing Bangsamoro Autonomous Region, Ma'am Jess. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.